Hello mga ka-SFT, today is Wednesday, December 2. Hihintayin daw ng Metro Manila Mayors ang payo ng mga eksperto bago tuluyang magdesisyon kung papayagan na makapasok sa mga mall ang mga minor de edad. Sa gitna yan ng naunang rekomendasyon ng Department of Trade and Industry na payagan ng mga batang 7 years old pataas sa mga malls kung may kasamang magulang. Ang rekomendasyon daw ng Pediatrics Association of the Philippines ang magiging basihan ng mga mayor kung susundin nila ang abiso ng DTI. Sa ngayon, 18 to 65 years old pa lamang ang pinapayagang makalabas sa Metro Manila kahit pa 15 to 65 years old na ang pinahihintulutan ng IATF. Pinag-aaralan ngayon ng mga eksperto sa Estados Unidos ang posibilidad na makagawa ng nasal spray laban sa COVID-19. Ayon sa University of Pennsylvania at biotech firm na Regeneron, maaari daw gumamit ng gene therapy para makagawa ng nasal spray na magdadala ng mas pinahinang klase ng virus sa ilong at lalamunan ng tao. Ito ang magiging daan upang mag-develop ng antibodies ang katawan laban sa virus. Sa kasalukuyan, nakasailalim pa sa animal trial ang nasal spray at kapag napatunayang epektibo, maaari daw itong subukan sa tao. Asahan naman daw ang mas mababang singil sa tubig sa unang tatlong buwan ng 2021 ayon sa Manila Water at Maynilad. Inaprubahan daw kasi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang adjustment para sa water distribution utilities ng dalawang concessionaires. Sa mga customer na kumukonsumo ng 10 cubic meters o mas mababa, magkakaroon ng 0.76 pesos na bawas kada buwan sa Manila Water. Samantalang 0.14 pesos per cubic meter naman ang bawas para sa mga customers ng Maynilad. Paalala po muli, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.